Praise the Lord. Purihin po ang Diyos, mga kapatid. Ito po si Pastor Benjie. At ako po ay magtuturo ng Bible study sa wikang Tagalog. Amen. Meron po akong isang project na ginawa na magturo ng Bible study sa English. At ilagay ko sa atin sa YouTube. Ngayon naman po ay ang ating pong project ay sa Tagalog naman. Amen. Bilang director po ng ating Filipino Evangelism Ministry sa North America. Matagal na po itong project namin ni Brother Brock Chavis na mag-aral na magturo ako ng Tagalog. But pandemic strike, so hindi po tayo natuloy, mga kapatid. So ito pong pag-aaralan natin ngayon ay tinatawag na ang pagkasaliksik sa mga salita ng Diyos. O exploring God's Word. Amen. Pag-aaral ng Biblia sa bahay. Amen. So ito po ay ang unang aralin natin, mga kapatid, ay ang Lumang Tipan. Amen. Pag-aralan po natin, mga kapatid, ano ba ang sinasabi sa Lumang Tipan. Kasi dyan tayo magsisimula. Amen. Hindi ko alam kung nanalangin na tayo, mga kapatid. Manalangin muna tayo. Lord, the name of Jesus Christ of Nazareth, ngayong oras na ito, Lord God, dalangin ko po, Panginoon, na ito po ang kumilo sa amin, sa aming pag-aaralan, iyong salita, gawin mo kami, Panginoong, matalino sa iyong harapan. Without you, we can do nothing. In Jesus' name, pray. Amen. Sorry for that, mga kapatid. Amen. Ang Bible study po, kailangan po ating simula ng prayer at saka atin pong tatapusin din ang prayer. Mga kalahating oras lamang po ito, bawat lesson. Amen. And if you have a question, kung tayo po may mga tanong, tanong nyo po sa inyong mga pastor o di kaya pwede nyong isend sa akin, mga kapatid. Amen. So ito po ang Lumang Tipan. Ang Lumang Tipan, mga kapatid, ay, let me move my picture here, ay ito po, mga kapatid, ay dinidivide sa apat na parte. Yung unang period ay noong nawawala pa silang kasalanan, si Adan at saka si Eva. Then yung period ng conscience, noong ang tao ay bumagsak sa kasalanan hanggang kay Abraham. Period ng mga patriarka o yung ang leader nila ay mga pamilya nila, mga father of the family, from Abraham to Moses. At saka law and the prophets o yung kautosan at mga propeta mula kay Moses hanggang kay Kristo. So yan po ang Old Testament o ang Lumang Tipan. Ang Bagong Tipan, mga kapatid, ay mula po kay Kristo hanggang ngayon. Yan po tinatawag natin na dispensation of grace. Pero ito pong Old Testament, yan po ay binubuo sa apat. Okay? Sundan natin ang susunod na ano, mga kapatid. Ang sunod natin pag-aralan, mga kapatid, ay ang mga aklat ng Lumang Tipan. Now, ano ba mga aklat ng Lumang Tipan? Unang-una, 32 ang sumulat ng Lumang Tipan. Pero isa lamang po ang author. Ang ating pong ating Diyos, Panginoon Diyos. Higit sa 3,600 na taon na kasaysayan ng tao. At 1,500 taon bago ito nasulat. Ito po, mga kapatid, ay binubuo ng kautusan, yung law, Genesis, Exodus, Leviticus, bilang Deuteronomy, yung kasaysayan o history ng Israel nation, mula kay Joshua hanggang kay Esther. Then poetry, yung panulaan, yung parang ang pagkakasulat is parang patula. Yun po ay Job, mga awit, kawikaan, mga ngaral, awit ang mga awit. Alam niyo itong kawikaan, mga kapatid, Proverbs, magbibigay, napakaganda pong basahin niya. Amen. Then mga kapatid, ang ito pong sunod, ay move na naman ang picture natin, ay mula Isaiah or Isaias, hanggang kay Malakias, mga kapatid, yan po ay mga hula o mga propesiya.
propesiya na darating po ang Messiah. Actually, ang huling libro ng Lumang Tipan, yan pong Malakias, ay nagsasabing ang Diyos na iyong hinahanap, the Lord, amen, that you seek, yung pong hinahanap niyong Panginoon, ay biglang lilitaw sa kanyang templo. Shall suddenly come to his temple. Yung pong messenger ng covenant. Yan po yung Panginoong Jesucristo nga. Sabi po rito, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyokan ng Espiritu Santo. Amen. Ibig sabihin mga kapatid, they were carried by the Holy Ghost. Amen. As they were moved. Itong nangaudyokan, yan po ay galing sa salitang moved na ibig sabihin ay parang dinala ng agos. Amen. Dinala sila ng banal na Espiritu Santo through the anointing of the Holy Ghost, sinulat nila ang Old Testament. Amen. Praise God. Now, sunod tayo. Sunod mga kapatid, ang pasimula. Ang pasimula ay Diyos. Mga kapatid, ang creation po ay 1 week. Ang unang creation, sa unang araw, mga kapatid, sabi po ng Biblia, basahin po natin ng Bible, mga kapatid. At para po tayo ay tama sa lahat ng ating sasabihin. Amen. At ako po may librong, may Biblia ng Tagalog sa akin pong Bible. Amen. Praise God. Sa aking iPad, I mean. Praise God. So atin po mga kapatid, basahin ang Genesis o libro ng Genesis. Uno. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So ang evolution hindi po katotohanan yan. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay suma sa ibabaw ng kalaliman. At ang espiritu ng Diyos ay suma sa ibabaw ng tubig. At sinabi ng Diyos. Ito po mga kapatid, napakahalaga na atin pong malaman. Sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Ginamit po niya yung kanyang salita para po mga kapatid meron pong malikha. Amen. So lahat ng ginawa ng Diyos, unang araw, pangalawang araw, hanggang sa anim na araw, hanggang dito mga kapatid sa, tuturo ko sa inyo, itong animals o yung mga hayop. Lahat po yan ay ginamit ng Diyos ang kanyang wika, ang kanyang salita upang malikha. Kaya nga sabi ng Biblia, mga kapatid, nang sa pasimula ay salita. Himet, ang salita ay Diyos. Kasi ang salita ngayon ay no other than ating Panginoong Jesucristo. Ang salita ay naging tao. Amen. So, at sinabi ng Diyos, verse 6, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig at mahiwalayin tubig sa kapwa tubig. Kaya meron po tayong tubig sa taas, meron po tayong tubig sa baba. Kasi po, sabi ng Diyos eh. Ang pangatlong araw, ganun din. Sabi ng Panginoon na magkaroon ng lupa. At tinawag ng Diyos ang katuyuan ng lupa at ang kapisan ng tubig, tinawag niya mga dagat. Amen. So pangatlong araw, pang-apat na araw, nilikha niya mga araw, bituin, buwan. Panlimang araw, kanya pong nilikha ang isda sa mga dagat, ang ibon sa himpapawid, hanggang dito mga kapatid sa hayop. Pero hindi po sinabi ng Diyos mga kapatid na magkameroon ng tao. Hindi po nilikha ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng kanyang salita. Nilikha po ng Diyos ang mga tao sa pamamagitan, mga kapatid, ng alikabok. Ito po, basahin po natin, mga kapatid. Genesis 2:7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang tao lamang po ang nilikha ng Diyos na mayroong kaluluwa. Tayo po ay binubuo ng dust o yung alikabok at yung hininga ng Diyos sa atin pong
mga buhay, kaya po tayo mga kapatid buhay, kaya po ang tayo naging kaluluwa mga kapatid. So ang tao po, pag ang hayop namatay, patay na po yan. Amen. Pero pagka po ang hayop ay, pag ang tao po ay namatay, ay buhay pa rin siya. Amen. At paano ko po masasabi sa inyo yan mga kapatid? Ano ba ang ating pruweba na ang tao ay buhay pagkamatay niya? Dadaling ko po kayo mga kapatid sa libro ng Lucas sa New Testament. Ito po mga kapatid, Lucas 16. Ay ito po ay Panginoong Jesucristo mismo ang nagsalita. At ang sabi po niya mga kapatid sa Lucas 16:19, meron nga isang taong mayaman at siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. At ang isang pulubi na pangalay Lazaro, lipos sa mga sugat, ay inilalagay sa kanyang pintuan. At naghahangad na mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumalapit pati ang mga aso at tinihimura ng kanyang mga sugat. Isa pong taong mayaman at saka yung pong taong mahirap na si Lazarus. Pero yung mayaman, yung mahirap, meron po siya relationship sa Panginoon. Yung pong mayaman, wala po mga kapatid. At nangyari na namatay ang pulubi. Naunang namatay ang pulubi. Si mahirap na siya. Baka wala pa siyang funeral na maganda. Pero meron pong nangyari pagkamatay niya. Ang sabi po ng Biblia, nangyari na namatay ang pulubi. At sa dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham, amen, Abraham's bosom, ibig sabihin po nun ay paraiso. At namatay naman ang mayaman at inilibing. Then namatay din yung mayaman. So sa tangin ng mata, wala na siya. Pero meron pong isang senaryo pa eh. Kasi sa 23 ng Lucas 16, at sa Hades na nasa mga pagdurusa, ay tiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham. At si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. So, ibig sabihin mga kapatid, meron pang nangyari pagtapos niyang namatay, yung pulubi napunta na yung paraiso at yung pong mayaman napunta ng impyerno. Ano mga panahon yon magkatabi ang impyerno at saka ang paraiso? Meron lamang malaking lawa o na nag... separate. At sa mga Hades na sa mga pagdurusa ay tiningnan niya kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro na sa kanyang sinapupunan at siya sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang mga daliri at palamigin na aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab nito. So yun po kanyang paralangin kay Abraham. Saint Lazarus, baka naman pwede padala mo si Lazarus kasi naghihirap ako sa alab na ito. Datapot sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay at si Lazarus sa gayon din paraan ay masasamang bagay datapot ngayon ay inaaliw sa ringi at ikaw ay nasa kahirapan. At bukod sa lahat ng ito ay may isang malaking bangin nakalagay sa pagitan namin at ninyo upang ang mga mag-ibig tawid buhat din eh. Hanggang sa inyo ay hindi maaari at gayon din wala makatawid mula dyan hanggang sa amin. At sinabi niya, pinamamanhi ko sa iyo, Ama, nasuguin mo siya sa bahay na aking ama sapagkat ako'y may limang kapatid na lalaki upang sa kanila'y patutuhanan niya baka sila'y mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. So, nung malaman ng rich man, ng mayaman na hindi pwedeng pumunta si Lazarus na panamigin man lamang kanyang dila, sabi niya, pabayagin mo na lamang siya mula sa mga patay. Dahil meron akong lima pa akong kapatid. Hayaw kong pumunta sila rito sa panahong ito, sa lugar na ito ng pagdurusa. Datapos sinabi ni Abraham na sa kanila si Moses at ang mga propeta, bayaang sila'y pakinggan niya. Amen. Sabi po naman ni Abraham, nasa kanila si Moses at ang mga propeta. Sino ba si Moses o Moises at ang mga propeta? Yun po yung ating salita ng Diyos ngayon, yung pong ating Biblia. Sabi po niya, nasa kanila
si Moses at ang mga propeta. At sinabi niya, hindi amang Abraham, datapot kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila yung mga sisisi. Sa versikulo 31, at sinabi niya sa kanya, kung di nila pinakikinggan si Moses at ang mga propeta, ay di rin mga hihikayat sila kahit ang isa ay magbangon sa mga patay. So yun po sabi po ni amang Abraham sa kanya, kahit na mayroong isang bumangon sa mga patay, hindi nila papakinggan kapag hindi nila pinakinggan ang Biblia. See, ang salita po ng Diyos, mga kapatid, ang source, mga kapatid, kung saan malalaman natin na talagang mayroong buhay pagkatapos ng buhay nito. Kaya pong pag-aaral ang salita ng Diyos ay napakahalaga. Amen. At ng ikapitong araw ay nangyari na ang Diyos at ang kanyang mga ginawa ay nagpahinga na ikapitong araw. Amen. So atin pong punta tayo sa kapangyarihan ng pagpili. Ang kapangyarihan ng pagpili. Amen. Now, nilikha po ng Diyos unang-una si Adan. Noong nilikha niya si Adan sa Genesis 2, amen? So nilagay niya siya ng Diyos siya sa Garden of Eden. Ngayon, basahin natin mga kapatid ang sinasabi po ng Genesis 2. Now, noong siya po ay nilagay ng Panginoon sa Hardin, meron pong utos sa kanyang Panginoon. Sabi po niya sa Genesis 2:16, at iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinasabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Datapot sa kahoy ng pagkakilala na mabuti at masama, huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsala, mamamatay ka. Now, ito po ang sabi po ng ating Panginoon sa kanya. Kaya mong kainin lahat ng puno, lahat ng bunga dyan sa halamanan, sa garden. Pwede mong kainin. Pero may isang puno na huwag mong kakainin. Dahil pagkain ay kinain mo, walang pagsalang ikaw ay mamamatay. Now, meron pong nagtatanong sa akin, bakit daw nilagyan ng Panginoon ng puno na pinagbabawal sa garden? Kasi po, tayo po ay nilikha ng Diyos na meron pong power of choice, mga kapatid. Meron po tayong kapangyarihan ng pagpili. Hindi po tayo, mga kapatid, mga robot na kung saan pwedeng i-switch, wala pong choice. Pero ang tao po ay meron tinatawag na power of choice o kapangyarihan ng pagpili. Amen. So binigyan niya siya ng asawa at si Eva nga, mga kapatid, pinatulog niya si Adan, kinuha niya ang isang tadyang, at binigyan niya siya ng asawa. Ngayon, nagkamali po ang asawa ni Adan na si Eva sa Genesis 3. Basahin po natin. Unang-una, lumapit siya sa puno. Kasi nag-usap sila nung ahas eh. Unang-una, huwag kang, kung nasan ang place ng temptation, huwag ka doon pupunta kasi sigurado na ikaw ay matutokso. So, hindi ko alam kung kasama niya si Adan, hindi ko alam kung siya nag-iisa, pero malamang kasama ni Adan. Ito kasi si Adan, hindi niya binigay sa kanyang kautusan. Dapat kanya pong itinuro ito sa kanyang asawa. Pero lumapit ang kanyang asawa. Sa puno, ito ngayon, nandun ang ahas. Ngayong ahas, mga kapatid, ay tuso. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang nalilikha ng Panginoong Diyos. Yan po sabi po ng Genesis 3:1. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinasabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang puno ng kahoy sa halamanan. Now, hindi naman po yan ang sabi ng Panginoon eh. Ang sabi po ng Panginoon, you can eat all the fruit. Makakain niyo lahat ng puno. Isa lamang ang hindi. Pero itong isang pinagbabawal ng Diyos, ginawang 100% ng Diablo. Kasi sabi niya ay,
Tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang puno ng kahoy sa halamanan? Mali naman yun, mga kapatid eh. Isa lang naman pinagbabawal ng Diyos, pero sa ginawa ng 100% nitong kaaway. Kasi ang kaaway, mga kapatid, yan po, mga kapatid, ay nagko-concentrate lagi sa negatibo. Amen. Kanyang mga kapatid, gumawa ka ng 100 magaling sa isang tao. Magkamali ka ng isa, ang matatandaan po nila, mga kapatid, yung pagkakamali mo, hindi yung 100 mabuting bagay na ginawa mo sa kanya. Alam mo kung bakit? Kasi doon nagko-concentrate ang Diablo, doon sa isang negatibo. Verse 2, at sinabi ng babae sa Ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapot sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinasabi ng Diyos, huwag kayong kakain iyon, ni huwag niyong hiipuin, baka kayo'y mamatay. Dito lang, mga kapatid, malalaman mo na hindi alam ng babae ang salita ng Diyos. Kaya napakalaga na malaman po, mga kapatid, natin ang salita ng ating Panginoon. Ang sabi po ng babae, sabi ng Diyos, huwag mong hihipuin. Una-una, dinagdagan niya ang salita ng Diyos. Wala naman sinabi ng Panginoon, kapag hinihipo mo, mamamatay ka eh. At saka sabi niya, baka kayo'y mamatay. Hindi naman ang sabi ng Panginoon eh. Sabi ng Panginoon, kapag kinain mo yung bunga niyan, walang pagsalang mamamatay ka. Surely, 100%, 100% mamamatay ka. Pero alam niyo mga kapatid, hindi po alam ng babae ang salita ng Diyos. Ang sabi niya, baka kami ay mamatay. Hindi po. Hindi po yun ang salita ng Diyos. Kailangan malaman po natin ang salita ng Diyos kung ano po ang sinasabi, mga kapatid. At sinabi ng Ahas, na numalaman ng Ahas, ng Diablo, na hindi alam ng babae ang salita ng Diyos. Sabi, at sinabi ng Ahas sa babae, sa versikulo 3, tunay na hindi kayo mamamatay. Sabagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo kumain niyaon, ang madidilat nga ang inyong mga mata at kayo magiging parang mga Diyos na nakakilala ng mabuti at masama. So, kinontra na ng gusto ng Diablo ang salata ng Diyos. Sabi ng Diablo, hindi kayo mamamatay. Eh sabi ng Panginoon, walang pagsala kayo mamamatay. Kinontra niya talaga ang salata ng Diyos. Sabi ng Diablo, hindi kayo mamamatay. Diablo, sinungaling yan eh. At ang sabi po ng Biblia, alam ng Diyos na kapag kakinain niyo ang punong yan, kayo'y magiging parang mga Diyos. Kasi mga kapatid, yung pong paniniwala na maraming Diyos, yan po mga kapatid ay itinanim na ng Diablo doon pa lamang sa Garden of Eden. Alam ng Diablo na isa lamang ang Diyos, mga kapatid. Ina po sabi ng libro ng Santiago, Book of James. The belief is that there is one God, the devils also believe and they tremble. Sila po mga kapatid ay nanginginig. Pag nalalaman na alala nila, amen, ang Diyos na nag-iisa. Sabagat talastas ang Diyos na pagkakumain kayo, no, magiging kayong parang mga Diyos na nakakilala ng mabuti at masama. Versikulo 6 ng Genesis 3, at na makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakakalugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapantas ng tao. Yun po mga kapatid, akala ba natin eh. Yun pong panglanasa ng laman, paglanasa ng mata, at yan pong pride of life. Amen. At pumitas siya ng bunga niyon, kumain siya, at binigyan din niya kanyang asawa kasama niya, at ito'y kumain. So, kasama pala sila. Hallelujah. At nadilat ka po ang kanilang mga mata, at kanilang nakitang sila yung mga hubad, at sila'y tumahin ang mga dahon ng puno ng igos, at ginawang panapi. So, mga kapatid, doon po nagsimula ang man-made religion. Doon pala nagsimula, mga kapatid. So para makoberan yung kanilang kahubaran,
Kumuha sila ng puno ng yung dahon ng igos para tapi sa kanilang mga hubad na katawan. So nagkameron na ng sin o kasalanan. Kasalanan na nagbuwag sa pakikipag-isa sa Diyos. Ibig sabihin, son, the sin breaks the communion with God. Yung pong pakikipag-usap natin, relationship natin sa Panginoon, yan po ay nabuwag dahil sa kasalanan. Nagkameron ng pader, mga kapatid. And then sila, mga kapatid, ay nagtago. Ito ngayon, mga kapatid. Ito ang last chart. Ay nakita, narinig nila ngayon ang Panginoon. Sabi po ng Biblia, mga kapatid, ay narinig nila ngayon ang Panginoon. Na ang Panginoon ay kasi noong unang panahon, sa garden, lagi nagpe-fellowship ang men at saka God. Kasi walang kasalanan eh. Ito ngayon, versikulo 9. At dinawag ng Genesis 3:9. At dinawag ng Panginoon Diyos ang lalaki at sa kanya sinabi, saan ka naroon? Hindi tinawag, sabi ng Biblia mga kapatid, tinawag niya ang lalaki, hindi ang lalaki at babae. Kasi si Adam may responsibility. Saan ka naroon? No, hindi ibig sabihin, hindi alam ng Diyos kung nasan sila naroon. Alam naman ng Diyos lang kung nasan tayo eh. Pero ngayon meron na pong, yung hinahanap niya ngayon ng tao, the way he was before, kasi ngayon meron ng wole, meron ng kasalanan, meron ng balakid, meron ng humahadlang. At sinabi niya, versikulo Gis, narinig ko ngayon tinig sa halamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. At sinabi niya, sinabi ng Diyos, sino nagsabi sa iyo ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bunga ng kahoy na inuutos ka sa iyo na huwag mong kainin? Kinain mo ba yung puno, yung bunga ng sabi ko sa iyo huwag mong kakainin? Ang simpleng sagot, mga kapatid, ay, Opo Lord, patawarin mo ako. Pero hindi po ganun na nangyari, mga kapatid. Nagkameron po ng pagtuturoan sa harden o sa garden. Doon nagsimula yung blaming games, yung pong wala na po ang taong personal responsibility. Kasi sabi ng lalaki, nung sinabi ng Panginoon, kinain mo ba? Now, alam naman ng Diyos na kinain nila eh. Ang kailangan ng Diyos ay confession, repentance. Pero ang sabi niya, kinain mo ba yung puno? Sinabi ko sa iyo, huwag mong kainin. Sabi ng lalaki sa versikulo 12, at sinabi ng lalaki, ang babaeng ibigay mo aking kasamahin, ay siyang nagbigay sa akin ng bunga ng puno yat aking kinain. So sinisip niya yung babae, sinisip pa niya ang Diyos. Sa halip na sabihin niya na, patawarin mo ako Panginoon, ako nagkamali, Lord, please forgive me. Hindi po yun ang sinabi ni Abraham, mga kapatid. At kailangan, tayo po lahat ay makasalan, nagkakamali tayo mga kapatid. Pero mahalaga mga kapatid, kailangan marunong tayong umangkin ang ating personal responsibility. Yun pong ating responsibilidad na personal. Ang sabi po ng lalaki ay yung babae na iyong binigay sa akin. So, sinisi niya yung babae. Sinisi rin niya ang Diyos. Kung di mo ko binigyan ng babae, nasawa, hindi sana eh. Masaya ang buhay ko rito. Hindi. Tatuwa naman siya nung makita niya ang babae na maganda. So, mga kapatid, kaperoon na lang turuan. Ngayon, sinabi ng Diyos sa babae, sa 13, ano ito yung ginawa? Sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. Kasi ang may kasalanan yung ahas eh. Sabi ng babae, wala rin personal responsibility itong babae. Sa rin na sabihin na, Lord, tawarin mo rin ako. Ako talagang pinagmulan ito. Hindi, ang ginawa po niya, yung jablo eh. He made me do it. Hindi ka naman kaya ng jablo na pagawain ng bagay na hindi mo, kung hindi ka masasangayon sa kanya. So, doon nagkameron mga kapatid ng unang paghuhukom. Sigurito mga kapatid itong ating ilagay mo na lang dito sa sign. Ang unang paghuhukom mga kapatid ay nagkameron ng apat na sumpa sa earth. Itong sumpang ito mga kapatid ay hanggang ngayon narito. Sumpa sa Diablo. Sinumpa ng Panginoon ang Diablo. Ito ngayon na sabi niya,
At sinabi ng Panginoon Diyos sa Ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop at ng higit sa bawat ganid sa parang ang iyong tiyan ang ilalakad mo at alabok ang iyong kakainin sa lahat ng araw na iyong mga buhay. Sinumpa ng Diyos ang Ahas. Baka nung mga panahon yun, mga kapatid, ang Ahas po, may apat na pa, hindi natin alam. Pero sinumpa niya ang Ahas, sabi niya, mula ngayon, ikaw ay lalakad sa pamagitan ng iyong tiyan. At alabok ang kakainin mo sa lahat ng araw ng iyong buhay. At papapag-alitin ko, ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang mga sakong. Mga kapatid, ito po ay isang pangako. Amen. Dahil, ang sabi po rito, binhi ng babae ang dudurog ng ulo ng Diablo o ng Ahas. Now, ang babae po walang binhi. Biologically speaking, ang may binhi ang lalaki. Sinasalin sa babae, ang babae na bubuntis. Meron lamang pong isang istorya sa history ng mankind na meron pong isang babaeng nabuntis na hindi, wala pong lalaki na involved. Yan po ay si Mary. Dahil sabi ng Biblia, the Holy Ghost overshadowed Mary. Nilukuban po siya ng Banal na Espiritu Santo at siya ay nabuntis. So yung binhi ng babae dito, na sabi ng Bible, ay dudurog sa ulo ng Diablo o ng Ahas, is no other than the Lord Jesus Christ. Amen. At dinurog po ng Diablo ang kanyang sakong nung siya po ay mapako sa krus. Pero dahil doon, mga kapatid, pagkakapako niya sa krus, nadurog po ang ulo ng Diablo, mga kapatid. Kaya po tayo lahat ngayon ay meron pong pag-asa na makarating na kabilang buhay. Amen. Doon po sa piling niya, salip na tayo pumunta ng impyerno, pumunta po tayo sa langit dahil po dinurog na ng Panginoong Jesus. Amen. Ang ulo ng Diablo sa ating mga buhay. Kung tayo po susunod sa kanyang plano ng kaligtasan. Amen. At yan po ay pangako ng Diyos. And then sinumpa ng Diyos ang babae. At sinabi niya sa babae, pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang, sa iyong paglilihi at mga anak kang may kahirapan. At sa iyong asawa ay papainuhod ang iyong kalooban at siya papanginoon sa iyo. Kaya po ang babae, mga kapatid, naghihirap pag nanganak. Mula pagbubuntis hanggang sa mga anak, mga kapatid, naghihirap ang mga babae. At thank God, panganak yung aking dalawang anak, nandun po ko sa kasama po ako sa ospital sa ang asawa ko rito po sa Montreal, sa Canada, yung po ay 1996 at saka 1998. Sabi ko na lang sa sarili ko, salamat na lahat. Ako ay hindi naging babae. Pero meron, yan po mga kapatid ay sumpa. And then sinumpa ng Diyos ang lupa. Ang pangtatlong sumpa ay ang lupa. Bakit? Kasi po ang mga tao ngayon ay mag-work mula, alam ng Diyos, para ka kumain ngayon, sabi ng Biblia, ay ikaw ay papawis sa pawis ng iyong, ito muna, sabi ng sa 17, Genesis 3:17, at kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dinig ang tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy, nakikinig ito sa iyo, na sinabi, huwag kang kakain iyon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw na iyong buhay at isisibol niya sa iyo ay mga tinik at mga dawag at kakain ka ng pananim sa parang. Oh, kaya po mga kapatid, galing po, nung nasa Pilipinas ako mga kapatid, lumaki ako sa Batangas. Sa Tanawan, sa Kalit, Tanawan, Batangas, taga dyan po ako sinilang mga kapatid. Ang aking mga magulang ay magsasaka. Kaya po ako tumutulong sa pagsasaka sa aking mga magulang. Maliit pa lamang, 10 taon pa lang mga kapatid, nag-aararaw na ako ng bukid. Nagkakalmot, naglilitaw. Alam ko lahat gamitin yan mga kapatid. Tatala kami ng palay, ng mais, ng talong, ng sitaw. Pero gagamasan mo yan mga kapatid. Aalsin mo yung mga damong ligaw. Mga... Ngayon pala, marami pala mga kapatid na damong ligaw ngayon, mga gamot, yung mga paragis, mga ulasiman mga kapatid. Pakain namin yan sa kambing mga kapatid, dumunang panahon.
mga kugon at saka mga meron kaming basta napakaraming kami inaalis po namin inaalis yan bakit mga kapatid kasi pag hindi mo ginamasag yan ang talong hindi yan sisibol lang basta kailangan itanim mo yan pero ang dawag mga kapatid hindi mo tatanimin eh basta natutubo yan at papatayin niya yung tanim mo pag hindi mo inalis kaya sabi ng Biblia sa pawis sa pamagitan ng pawis kakain ka eh magkita yung mga tao naghihirap kasi sinum kahit na sabihin nagtatrabaho ko sa opisina naghihirap pa rin nga mga kapatid. Itong ginagawa ko ito, mga kapatid, nagtuturo ko ng salita ng Diyos. Kasi full-time ako sa church, turo ng salita ng Diyos, prayer sa mga tao. Trabaho ito, mga kapatid. Sabihin ko sa inyo, mga kapatid, napakarami ng trabaho sa church. Amen. To lead the people of God and, you know, to do the calling of the Lord that binigyan niya sa akin, mga kapatid. Praise God. Pero, naghihirap tayo, mga kapatid. Bakit? Kasi sinumpaan ng Diyos ang lupa. Kahit anong gawin natin, tayo po mga kapatid ay kakain ng lamang lupa. Amen. Mga kahit nasabihin organic, kakain pa rin sa lupa yan. Then sinumpaan niya ang lalaki. Sabi ni sa versikulo 19, sa pawis na iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikay maawi sa lupa. Sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok, at sa alabok ka uuwi. Oh, napakabigat mga kapatid. Napakasakit. Mga kapatid na tayo po yung mabubuhay sa mundong ito, pagtapos yung mamamatay din lahat. Magbibuild ka ng pamilya, maya-maya iwanan mo o iwanan ka. Alam nyo ba mga kapatid, may mga bilyonaryo na nagsama-sama sila ng pera, gusto nilang magkamera ng remedyo, cure sa kamatayan. Pero hindi po natin pwedeng remedyohan ang kamatayan. Kasi ang kamatayan, sentence yan, mga kapatid. Dahil sa ginawa nating kasalanan. But salamat na lang sa Panginoon, for the wages of sin is death, but the gift of God, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kaya pong pag-asa natin, mga kapatid, ay ang ating pong Panginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah, praise God. Kaya pong tawa, mga kapatid, ano bang maganda sa buhay nito mga kapatid? Mag-iipon ka, magkakamero ka ng malaking bahay, magkakamero ka ng mga ari-arian. Pagtas ba mamatay? Yung ang buhay mga kapatid? Hindi po yun ang buhay mga kapatid. Sa akin po, ang buhay mga kapatid ay ang mabuhay sa Panginoong Jesucristo. Sa akin sabi ng Panginoon, Hallelujah, I'm the way, akong daan, akong katotohanan, at ako ang buhay. Amen. Kapag natagpuan natin ang Panginoong Jesucristo, o natagpuan tayo ng Panginoong Jesucristo, tayo ang lost, mga kapatid. Amen. Diyan po lamang magkakameron tayo ng buhay. Amen. Ang buhay po natin ay wala pong meaning kung wala po ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat po sa ating Panginoon na nagbigay ng kulay sa ating mga buhay. Salamat sa kanyang dugo na nabuhos na sa kabila ng ating mga kasalanan. Tayo po mga kapatid ay kanya pong minahal at iniligtas. Amen. So ito ngayon mga kapatid, pinalayas po sila ng Panginoon sa garden. At bago sila pinalayas mga kapatid, i-move ko ang aking picture. Mga kapatid, kung natatandaan nyo, nagtahi sila ng dahon ng igos. Yun po ay man-made covering. Ang kailangan po natin ay God's covering. So, anong ginawa ng Panginoon? Nagpatay po siya ng hayop. Amen. Ito, nandito mga kapatid. At ginawa ng Panginoon Diyos, iginawa ng Panginoon Diyos si Adan at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat at sila ay dinamitan. Kasuot, ibig sabihin, meron pong animal, meron pong hayop na nagbuhos ng dugo para po madamitan ang tao. To cover the nakedness. At yan po mga kapatid, in the New Testament, ay ang Panginoong Jesucristo. Amen. Religion cannot save us, mga kapatid. Ang tangi lang po makapaglinis, makakover ating makasalanan ay ang ating pong dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So pinalayas mo sila ng ating Panginoon at naglagay po ang Panginoon ng flaming sword
upang ang puno, mga kapatid, ng life, a tree of life, mga kapatid, ay magkameron ng bantay. Kasi yung tree of life, mga kapatid, ayan po ay kapag nakakain kayo niyan, kayo mabubuhay ng walang-walang hanggan. Amen. In our sinful state, hindi po tayo, mga kapatid, pwedeng kumain ng bunga niyan. Kaya ayan, inilipat ang Panginoon, dinala sa langit. Pag nadating po natin sa langit, makakain po tayo ng puno ng buhay. Amen. Praise God. So salamat po, mga kapatid, ngayong oras at pagkakataong ito, nagkamaran tayo ng pagkakataong mag-aaral ng kanyang salita. Kung meron po kayo mga tarong, tanongin niyo po ang inyong mga pastor, o di kaya, tanongin niyo rin po ang mga kapatid, mag-send kayo ng message sa akin. Amen. Ilalagay ko po itong ating Bible study sa YouTube para pula naka-archive ang ating Bible study. At anytime na meron po kayong gustong turuan ng Bible study, pwede niyo po itong gamitin. Wala po itong copyright, mga kapatid. Yan po ang ating gusto, may pangaral ang salita ng Diyos. Amen. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, may sampang ngayong oras ito. Salamat po sa pagkakataon ay binigay mo sa amin upang mag-aral kami na yung salita. Patuloy mo pagpalain ang mga kapatiran. Gamitin mo pag ng Bible study na ito, mga kapatid, aming Panginoon, upang makapag-akay pa ng maraming kaluluwa ang aming mga kapatiran. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. God bless you all. Ito po si Pastor Benjie once more time. Amen and amen.